Asher, magkano ang halaga ng mga nasabat na Chinese medicines? Ella, umaabot sa 29.33 million pesos ang halaga nitong mga gamot na ipinuslit sa bansa mula sa Hong Kong na nasabat nitong weekend. Nakalagay sa 6 na kargamento ang mahigit 140,000 kahon ng mga Lian Hua King Wen Jiaonang. Ginagamit na ito bilang prescription medicine sa Pilipinas. Subalit ayon kay Bureau Customs Spokesperson Attorney Vincent Maronilla, wala pa itong clearance sa FDA bilang gamot kontra COVID-19. Actually, meron FDA clearance yung Lian Hua, but on very specific descriptions, meaning it has to be, the label has to be in English form. Tapos meron lang siyang exclusive importer distributor dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Maronilla, sinasamantala ng smugglers ang pagpupuslit ng mga naturang gamot na mataas ang demand bunsot ng pagkalat ng COVID-19. Tiniyak naman ng BOC na patuloy ang kanilang pag-monitor sa mga pumapasok sa bansa ng mga produkto, lalo ang mga gamot. Nagbabala ang BOC sa publiko na huwag tangkilikin ang mga katulad na hindi rehistradong gamot. Para sa kanilang kaligtasan, bumila lang dapat anila sa mga drugstore at iba pang commercial establishments na may kaupulang permit para mag-operate. Natin una-una, hindi ko natin alam ang efficacy niyan. Pangalawa, hindi ko natin alam kung authentic ba talaga yan. Ngayon kung authentic man po, hindi natin alam kung proper yung handling ng mga gamot na yan. Ella, sinamsam na ng BOC ang mga nasabat na gamot alinsunod sa mga batas na nakapaloob sa Food and Drugs Act at Customs Modernization and Traffic Act. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.